Kamusta mga chong? Panibagong araw, panibagong buhay at syempre panibagong episode na naman ang pag-uusapan natin. Madami ang nagulat sa pag-alis o pag-resign ni Coach Sheng Gao sa dati nitong koponan na NLEX Road Warriors. Na well, alam naman na natin talaga yung mga factors o dahilan kung bakit humantong sa ganitong sitwasyon, di ba? Iwanan ba naman yung rain or shine para sa mas magandang oportunidad? At dahil sa tingin nito ay talagang suportado at may panggastos yung NLEX para sa mga mas dekalibreng mga players at imports. Andyan at ginawa nga siyang coach at team manager ng NLEX. Siyempre, nandun yung tiwala na makakapag-build ng malakas na koponan. Pero sa uli ay ginagatasan din lang. Ano yung kaya to eh? Yung pinaghirapan nilang kunin na Poy Aram sa Blackwater, actually fair trade yun ha. 2 first round picks from NLEX which turned to Paul Desiderio selected as 4th pick and Abbott Rutter as 7th pick. Bukod dito ay tinrade din ng NLEX si Michael Miranda. Then after 2 years lang, na-trade naman si Poy Aram sa TNT. Kumbaga parang naging stopgap lang itong NLEX. Then sa uli, sa TNT din ang bagsak. Kumbaga, ito yung mas malalang sitwasyon ng Magnolia. Buti pa nga yung Magnolia ang ginagatasan na yung farm teams lang nila. E sa MVP, NLEX at Blackwater ang ginagatasan nila. Parang ang siste dito, dahil magaling mag-develop ng talent si Coach Sheng Gao, kaya pati si Coach Sheng Gao, parang ginagatasan na din nila. Magaling mo pala dyan ha, hindi ko alam ha. Tapos iniwan pa ni Kiefer. Kaya hindi mapag-champion ni Coach Sheng Gao ang NLEX kasi kung gaano kabilis yung produkto nila, ganun din kabilis dumadaan at nawawala ang mga players na kinukuha niya. Parinig ka nun. Unlike nung nasa rain or shine pa siya, na kahit low budget, yung full support naman talaga ng management, talagang nandun. Tapos yung napapabalitang gusto daw kunin ng TNT si Calvin Oftana sa NLEX Road Warriors. Aba naman MVP, kung dati sila Terrence Romeo at Jericho Cruz lang kayo nagkakaproblema, ngayon pati ba naman si Coach Sheng Gao? Kaya hindi na tinutubuan ang buhok si Coach Sheng Gao Konsumido na sa mga lopsided trades, konsumido pa sa management ng MVP group. Pero ito nga ha, ayon sa Tiebreaker Times, hindi isinasara ni Coach Sheng Gao ang posibleng pagbabalik niya sa Rain or Shine Elasto Painters. Ngayong nasa free agent market na siya, matapos mag-resign sa NLEX Road Warriors. At matapos mag-resign ni Coach Sheng sa NLEX, kaagad namang lumabas na ang Rain or Shine Elasto Painters daw ang posibleng balikan nito. Sana all binabalikan. Will you please repeat it? Dahil sa kanyang kasaysayan na nagawa sa PBA at sa prangkisa ng Rain or Shine, kasunod ng kanyang pag-resign sa NLEX na kanyang pinagugulan ng 6 na taon, 6 na taong paglulukuhan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ayon kay Coaching ay wala akong problema kay Rain or Shine. Galing ako dyan. They are family to me. Sa katunayan ay binanggit pa ni Coaching sa isang panayam niya sa Coaches Unfiltered noong 2020 na talagang iniisip niya na dito siya sa Rain or Shine magre-retiro as basketball coach hanggang sa nakapagpasya siyang tanggapin ang offer ng NLEX Road Warriors. Inamin niya na mahirap na desisyon ang ginawa niya noon pero mas napag-isipan niyang mabuti ang lahat mula sa tulong ni Rain or Shine team co-owner Raymond Yu. Naayon naman kay Rain or Shine co-owner Raymond Yu sa parehong broadcast na mismong si Coach Sheng Gao ang nag-alok na maaari ding bumalik anumang oras sa lalong madaling panahon sa koponan na tinulungan niyang sumikat sa kalahating dekada na siya ay naroroon. Sa ngayon ay mukhang timing na timing dahil free agent na nga itong si Coach Sheng as a coach at hindi din naman maganda ang tinatakbo ng koponan ng Rain or Shine sa kanilang current head coach na si Coach Chris Gavina. Ngunit ayon kay Coach Sheng, it will all depend on the e-painters. It is still going to be their decision kung gusto nila akong magbalik o hindi. Meron ding lumalabas ng mga chismis na he could be bound to San Miguel Corporation pero ayon sa kanya ay sa ngayon ay open siya sa lahat ng options. If there is any other options there are other teams that might be interested, I will consider them. Titingnan mo lang talaga yung opportunity. Siguro ang unang-una riyan ay is of course kung sino yung mauunang lumapit at kung sino yung unang merong magandang offer. You have to appreciate that. You have to appreciate yung makita nila yung urgency na una silang nakipag-usap sa'yo. Una sila to get in touch. Of course, you have to give them the importance and priority. Tama nga naman, di ba? Pero ako, opinion ko lang naman ha, mas magandang mapunta si Coach Sheng sa Rain or Shine ulit. Kasi iba yung eagerness niya to motivate the players eh. Kumbaga, parang grit and grind dun siya mas bagay sa mga underdog teams. Sobrang galing kasi niya mag-develop ng mga players. Yung Rain or Shine nga nun, if you remember, di ba? Halos lahat nag-start lang talaga from scratch eh. Kaya lodi ko to si CYG, pero kung ano man ang maging desisyon niya, ay well-deserved niya naman yun. And message to coach, good luck and stay not pa, opa.
So ayun nga mga chong, hanggang dito na nga lang muna tayo. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay pakilike mo naman ang aking Facebook page, Marl Hoops. Pakifollow mo na din ako sa aking TikTok account. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Pakilike and share mo na din ang video na ito. Let me know your thoughts. Just comment down below. By the way, this is Marl Hoops. I'm out. Bye-bye.